Hello guys, kumusta? Crazy Vlog TV nga pala. Guys, meron akong ituturo ngayon, isang tips kung paano i-charge itong ating mga battery. Yung battery natin na mga na-drain. Tulad nito guys. Ayan. May battery rin ng iPhone. Ayan, paano ba ito i-charge? Okay. So, yan ay tuturo natin ngayon. So, check it out. So, ang una-una natin gawin guys, kailangan yung maghanap ng alligator clip. Ayan. Alligator clip. Tapos guys, kailangan nyo ng cable ng charger tulad nito guys. Hanapin nyo lang yung positive at saka negative guys, tulad nyan. Malalaman nyo rin naman yan guys, dahil kapag red, alam na nating positive yan, tsaka black, yan yung negative. Mas maganda guys, meron kayong tester. Yeah. So, itong ginawa ko guys, yan, nakikita nyo, yung positive na linya natin, no wire, papunta sa positive na terminal ng ating battery. So, kailangan lang natin yan i-solda guys. Saka yung negative na wire, yung kulay black, doon naman sa negative. Sa negative na terminal ng battery. Dito nyo lang isolda guys. Sa may baba. Yung parang nasa board ng terminal. Huwag dito sa may taas. Kasi itong sa taas, magkukontak ito doon sa terminal ng ating cellphone. Okay? So, ganyan lang ginawa ko. Itong cable na to guys, idediretso natin yan sa ating charger. Yan. Yan guys, nakasaksak na siya. So, ibig sabihin guys, nag-charge na yan. Hindi lang natin malalaman kasi wala naman kasi tayong indicator. Ito yung mahirap na paraan guys. Pero may madaling paraan sa pag-charge ng battery na nakikita natin, yung malalaman natin kung nag-charge ba o hindi. Kasi makikita natin doon sa universal charger, meron mga indicator doon, yung voltage light, yung parang tumatakbo na ilaw guys ha, kapag nagcha-charge na siya, doon malalaman natin. Pero dito hindi natin malalaman. So anong gagawin natin? Mag-i-estimate na lang tayo guys. Gawin nating i-charge natin siya ng 5 minutes. 5 minutes tapos i-try natin sa ating cellphone. Doon ang makikita natin doon kung ilang percent na siya. Paano malalaman na So, i-check nyo muna guys bago nyo i-connect sa battery. I-check muna natin yung alligator clip o yung ating cable.
gamit lang kayo ng tester, guys. So, paano mag-check? Sige na, guys, ha, nahirapan ako. Kasi wala pa tayong medyo in order natin na gamit natin pang vlog, hindi pa dumating. So ganyan lang, guys, yung negative kulay black. So ibig sabihin, sa negative na probe ng tester nyo ilagay, at ito din dito sa positive, so ilagay din yan sa red. So ayan, guys. Kung napapasin nyo, guys, yung tester natin, kumalaw siya. Tatanggalin ko yung... Tatanggalin ko muna para makita nyo. O, yun, pumawa siya. Kapag ikinabit ko naman yun, yan, tumaas. Ibig sabihin yan, guys, okay yung charger natin. Okay yung cable na ginamit natin. Ibig sabihin, may kuryente na lumalabas sa kanya, papuntang battery. Ang paggamit din ng tester, guys, kapag magtitest kayo ng battery, itong ating tester. Ipipihit lang natin, guys, doon sa DCB. Dito tayo sa number 10. Yan. Direct current bulb. So, dyan natin ipipihit para gumalaw yung ating tester. So, ayan. Ingat lang kayo sa pagsulda nito, guys. Baka masira nyo yung ating, oh, no, yung flex ng ating battery. Okay. Ito yung mas madali, guys. Kasi, ikukunik mo lang yan dyan. Idiritso mo na lang yung ating alligator clip. Tulad nito, guys. Yan. So yan. Nagcha-charge na yan, guys. So balik na natin. Balik natin dito sa ating battery ng ating iPhone. So yan, guys, nilagyan ko ng tape para hindi siya mahulog. So ganyan lang kadali, guys. Paalala lang, guys, ang ganitong process ng pag-charge, guys, para lang ito sa mga original na battery. Yung kahit hindi original, yung mga battery matitibay tulad nito, nitong iPhone, tulad nito, guys, battery ng tablet. Pero yung mga battery ng China, yung malalaman nyo naman yan kung maganda yung battery. Malalaman nyo yan kapag inagano nyo, guys, oh. Kapag malambot, guys, ibig sabihin, hindi yan pwede sa ganitong process. Kasi ang mangyayari, guys, meron akong sample dito, guys, sinubukan ko kanina, lumobo siya, guys. Ito, guys, makikita nyo yun, lumobo, guys. Ito ay battery ng Lenovo. So akala ko ano na battery ito, matibay. So ano lang pala, mumurahin lang. So ganyan ang nangyari sa kanya. Kaya paalala lang,
kapag sigura, hindi kayo sigurado sa battery, huwag nyo itong gawin na process. Kasi may tendency na masisira yung battery nyo. At isa pang tip guys, kailangan ang pag-charge nito guys ay nasa 15 minutes o 30 minutes. Tapos tanggalin nyo naman siya ulit. Tanggalin nyo siya. Huwag nyong ituloy-tuloy na pag-charge kasi yung kurente o voltage na dumadaan dito guys, ang ilan yung voltahe ng charger natin guys, yan yung voltahe na pumapasok dito directly. Unlike kapag dito natin chinarge kasi dadaan pa siya sa charging IC. Yung charging IC, siya yung magko-control guys ng power o ng voltage na papasok sa battery. Pero sa prosesong ito, wala siyang IC, direct to the battery siya. So ibig sabihin, hindi natin to pwedeng i-charge ng matagal. Oh no. Kailangan tansyahin nyo lang guys 15 to 20 minutes, tanggalin nyo na kasi baka ganito ang mangyayari sa inyo guys. Oh no. Kapag hindi matibay yung inyong battery. So so yun lang. So ganun lang kadali guys. Pasensya na, hindi ko na i-vlog yung actual na pagsulda or paggawa ko nito guys. Kasi late ko na naisip na i-vlog. So kaya yun na lang yung ginawa ko. Pero sana meron kayong nakuhang kunti ay makakatulong sa inyo. Kunting idea lang. So sa susunod guys, magtuturo tayo ng mas madali na paraan i-charge ng ating mga battery. Okay? So huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like na para din po sa iba pang mga tutorial na katulad nito. So maraming salamat. Thank you sa panonood.